So paano po 'yon? No? Hindi kasi madali ang buhay ng isang totoo na nakakaunawa na Kristiyano. Paano ko po nasabing hindi madali? Dahil sabi din ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 7:13, dapat doon tayo pumasok sa makipot na pintuan. Yan, sa mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, no? Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma, ng katotohanan nating pag-usapan. At shout out po dyan sa mga kapatid natin na nakatutok ngayon, si Nalin Aykoyel, si Jemilin Aurea, Imbia Tumang, Febi Dulay, Edgar Fakulan, at sa Kaibong F. Finlac, Myrna Minquito Galos, Sister Milagros Baredo Magno, at sa lahat po ng mga nakatutok, nakasubaybay, saan man po kayo ngayon na nakasubaybay at nakatutok, nakatune in, mga kapatid. At sa pagkakataong ito, tayo naman po ay magninilay sa Ebanghelyo po ng ating Panginoon. Kinuha po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, talata po natin ay 19 hanggang 23. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang mata, ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung maliwanag, kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Mga kapatid, ito po ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So sa pagkakataong ito po, mga kapatid, ang ating pong ebanghelyo ay napakaganda ng ipinapahiwatig sa ating buhay. No, napakaganda yung mensahe po sa atin ngayon. No, sinasabi sa atin ng Panginoong Jesucristo, mahilig tayong mga tao na mag-ipon, no? Mga savings natin, mahilig tayong mag-ipon ng mga material na bagay, no? Mas napapriority pa natin, mga kapatid, ang material things. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo sa atin, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Bakit? Dahil sabi ng Panginoong Jesucristo, dito ay maaring ang insekto ay sumira diyan, ang kalawang ay pwedeng sumira sa mga kayamanang ating pong iniipon, no? At saka yung mga magnanakaw ay kayang pumasok at nakawan tayo sa mga bagay na ating pong tinitipon dito sa lupang ito. Sabi ng Panginoon, sa halip ay dapat na doon tayo mag-ipon ng ating kayamanan doon sa langit. Pero ito yung bagay na napaka-challenging po para sa atin, mga kapatid. Dahil ang pag-iipon ng kayamanan sa langit ay ang pagsunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. So, paano po yun? No? Hindi kasi madali ang buhay ng isang totoo na nakakaunawa na Kristiyano. Paano ko po nasabing hindi madali? Dahil sabi din ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 7:13, dapat doon tayo pumasok sa makipot na pintuan. Dahil maluwang ang daan papunta sa kapahamakan. So marami yung nakakaalam ng daan papuntang impyerno, pero kakaunti lang ang nakakaalam papuntang langit. Kaya ang dapat nating gawin, mga kapatid, ay yung heart natin ay dapat
nandoon talaga sa langit. No? Mag-ipon tayo ng treasure, hindi po dito sa lupang ito. Sinasabi din ng kasulatan na kung iyong kaaway ay nagugutom, pakainin mo. Kung nauuhaw siya, painumin mo. Huwag kang gaganti ng masama sa masama. Ito ang pag-iipon ng kayamanan po sa langit. Ito rin po ang nagpapakita sa atin, nagpapahiwatig sa atin, na tunay talaga na tayo ay Kristiyano. Dahil pwede tayong maging walang kwentang Kristiyano. Kapag sinasabi natin na, I am a Christian, but the question is, sinong nasa center mo? Sinong nasa gitna mo? Baka nawawala sa gitna natin si Christ. Remember, pag nawala sa gitna natin si Christ, the word Christian, ang matitira ay I-E-N, so I am nothing. So it will be useless for everything na ating ginagawa pag nawala natin ang Kristo sa ating buhay. That's why mga kapatid, mag-ipon tayo ng ating kayamanan, hindi dito sa lupa, kundi doon sa langit. Paano? Sundin natin kung paano namuhay si Kristo sa lupang ito. Ano yung ginawa niya? Siya ay nakadipa sa krus. Sabi doon ng Panginoong Hesukristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Word of forgiveness. Word of mercy. Ito po ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Yung pag-uunawa sa mga matitigas ang ulo, no? Yung pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Especially ngayon, marami po yung mga nakikita natin, nakikilala natin, na nasasalamuha natin na they are needed. No? In needs po sila mga kapatid. Kinakailangan nila na tayo ay lumingon din. No? Dahil minsan kasi mga kapatid, kapag tayo ay hindi nakatingin, no? Ibig sabihin parang ang mata natin ay madilim. Katulad itong ebanghelyo natin, ang mata dapat ay ilaw ng katawan yan. Pero kapag ang liwanag natin ay madilim, sinasabi sa ebanghelyo, yan ay tunay na nasa kadiliman tayo. Ano pa yung pwedeng gawin ng isang tao para mapalangit siya o para ang yung kayamanan niya ay talagang nasa langit? Dapat bukas ang ating mata, bukas ang ating puso, at dapat talaga isinasabuhay natin ang pagtulong sa ating kapwa. Bakit po, no? Sinasabi kasi kapag malabo ang paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. Kapag hindi tayo nakakakita ng pangangailangan ng iba, no? Ano yung mangyayari sa atin? Baka tayo ay makikita na nasa kadiliman pa. Kaya nga mga kapatid, no, huwag tayong maging judgmental also by using our eyes. Pag may nakita tayong isang pangyayari, no, even a single picture, no, ay marami po yung explanation, marami pong words na kayang i-express dyan. Kaya ang dapat ating gawin, magtanong po tayo, huwag tayong mag-usga. Kasi minsan kasi kapag may nakita tayo, ay agad yung matang nakakitang ito, ito ay naghuhusga. Kaya ito ay sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na nasa kadiliman talaga. Kaya nga, sa pakikinig ko po kay Father Darwin, no, dapat ay i-purify din, hindi na yung heart. Kasi merong kanta na, change my heart, oh God. Pero dapat sana i-change din ng ating mind, i-purify din yung ating mind. Not only our hearts. Kasi minsan kapag nakakita tayo ng isang bagay, no, nadudumihan yung ating isipan. Nagiging madilim po ito mga kapatid. That's why, kailangan hingin din natin na i-purify ito upang ang ating gagawin ay pag-iimpok ng kayamanan sa langit at hindi po dito sa lupang ito. Sana po ay patuloy tayo mga kapatid, no, na magdalanginan sa isa't isa. Patuloy po natin na tingnan ang bawat isa, yung pangangailangan ng bawat isa. Alalahanin po natin yung kanta, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. That's why, wag na tayong magpabulag-bulagan at pag magpabingi-bingihan. Ang ating kayamanan ay dapat na tinitipon natin sa langit
sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Ama na ating pong Ama ng ating Panginoong Jesucristo at Ama din natin po. Sa Diyos ang lahat ng papuri, kadakilaan, pagpapasalamat, pagpakailanman. Amen.